kami kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Morning mga kapatid, isang masayang linggo ng umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kapatid natin sa Davao City na nagdiriwang ngayong buong linggong ito ng Araw ng Davao o Davao City Foundation Day po. Ang Davao po ay kilala rin sa napakagandang Mount Apo at ang kanyang Kadayawan Festival na nagaganap naman tuwing Agosto, remember? Maayong buntag po sa mga kapatid natin sa Davao. Salamat po ng marami sa pagsubaybay sa hiling-galing at siguradong puno na naman po ng maingay at makulay na kasiyahan ang inyong lungsod, di ba? Kung tutuusin po mga kapatid, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming ipinagdiriwang na festival sa buong mundo kung iko-compare po natin. Halos linggo-linggo kung mapapansin po ninyo ay meron po tayong pista sa iba't ibang lalawigan at baryo dito sa bansa. Dahil sa ganda ng ating likas na yaman at sa makukulay po nating festivals, marami po mga turista ang naienganyong pumunta sa Pilipinas upang makilahok sa mga kasiyahan. Sa katunayan po, ayon sa Department of Tourism, halos 6 na milyong turista ang dumadayo sa ating bansa. At dumayo po sila, ito yung bilang noong nakaraang taon, no? At pinakamalaki na dito ang mga kapitbahay natin sa bansa dito sa Asia, gaya po ng China at Korea. Likas din po sa ating mga Pilipino na tuwing tayo po ay namamasyal o bumibiyahe, ang kahiligan po yung sa pagkuha ba ng picture, di ba? Palagi tayo nagpapalitrato pag may magandang view. Hashtag turista mode lagi ang drama natin. Yan po ang gawain ng ating kapatid na makakasama ngayong umaga sa episode na ito. Freelance photography at videography po ang kanyang profesyon. At madalas po siyang tinatawagan para mag-cover ng events. Magaling po siyang mag-capture ng moments sa pamagitan ng pagkuha ng picture. Kaya nga lamang, biglang nagbago po ang larawan ng kanyang buhay nang muntik na po siyang hindi na magising, no? Mistula po siyang manikin na matigas na nakahiga sa tabi ng kanyang may bahay. Ang dahilan, na-stroke pala sa kanyang pagtulog. Alamin po natin ang kanyang kwento. Ako po ay si Lot Gases Linares na taga San Mateo Rizal at ang aking asawa ay si... Ako po ay si Bobby Linares ng San Mateo Rizal. May dalawa po kaming anak na si Harvey at si Kimberly. Ako po ay isang photographer and videographer for 33 years. Sa nature ng trabaho niya, ang hiling niya po talaga, mga lechoy, masarap na pagkain, hindi po maiwasan. Noong August 14, noong gabing yon, andito yung anak ko, may dala siya ng pagkain. Yon, dami niyang kinain. Then, nang natulog siya, siguro mga 3 o'clock ng madaling araw, pagtagilid ko, nakita ko siya, nakabaluktot. Sabi ko, pa, diretso ka. Eh, hindi siya makapagdiretso, di inano, tinapik-tapik ko siya, matigas siya. Doon ako kinabahan. Kaya nagsisigaw na ako sa kasama ko sa bahay. Napamangking ko, sabi ko, Grace, Grace, palagi kong katabi yung healing galing oil. Dadampot ko kaagad yun, binuhusan ko yung likod niya, minasahin namin ni Grace, nakaroon na siya ng lambot. Then dumating na yung mga kapitbahay namin, tinulungan na siyang dalhin sa hospital. Kinausap ako ng doktor. Sabi ng doktor, Mrs., ang asawa niyo po ay na mild stroke. Ano bang kinain niya at ang na mild stroke niya?
Ekwento ko nga ng gabi niyo na ganyan na kumain siya ng marami, then natulog. Ayon po sa Stroke Society of the Philippines, ang stroke ang leading cause of disability at second leading cause of death dito po sa ating bansa. Kapag nangyari ang stroke, ito po ay tinuturing na isang medical emergency at kailangang itakbo kaagad-agad sa ospital ang pasyente. Nangyayari po ang stroke kapag hindi makadaloy ang dugo papunta sa utak dahil sabara. Ang brain cells po na nangangailangan ng oxygen para gumana ay unti-unting namamatay sa kakulangan nito. Dahil po dito ay nawawala ng control sa katawan, ang bahagi ng utak no, na kulang po sa oxygen, kaya't hindi po makagalaw o hindi makapagsalita ng maayos ang taong na-stroke. Sa kaso po ng ating kapatid na si Bobby, nung siya po ay na-stroke, presence of mind ng kanya pong asawa na si Lot ang nagligtas sa buhay niya. Abangan niyo po yan mamaya, ikukwento po namin sa inyo. Samantala, kumusahin po muna natin ang ating wellness chef ngayong umaga. Isa rin po itong taong mahilig mag-travel at mag-picture-picture. Happy healing morning, Chef Jeremy. Galaw-galaw ka naman dyan, baka ka ma-stroke. Yeah, ganyan nga. Pag nag... Happy healing morning, Dr. E. Kaya lang, baka mahiwa ka. At sa ating mga kapatid dyan sa Davao, maayong buntag po sa inyo. Alam nyo guys, ang iyahanda natin ngayon ay isa sa mga pinagmamalaki ng Davao at yan ay ang squid o ampusit na mayaman sa omega-3. Ito ay nagdudulot ng iron na siyang bumubuo ng red blood cells pangontra sa stroke, syempre. At gagawin natin itong sisig para maging squeezing. Wow! O, di ba? Yan ang bagong recipe natin para sa umagang ito, syempre. Squeezing. Squeezing. Ganun pala ang tawag sa sisig na squid. Yes. Pusisig pwede din. Pusisig sa Tagalog, sa English po ay squeezing. Squid na sisig. Kakaiba po yan, no? Tingnan natin kung strokeable ang healing sangkap ni Chef Jeremy sa umagang ito. Kaya't samahan niyo po kami, mga kapatid, at subaybayan ang kwento ng ating photographer na pasyente kung paano makarecover mula sa stroke at ang mga paraan para makaiwas sa stroke, The Healing Galing Way. Dito lang po sa Season 7 ng Healing Galing sa TV Year 2. Meron pong mga apat na letra, no, na dapat tandaan kung positive na na-stroke ang inyong pasyente. Ito po ay ang word na FAST, F-A-S-T, no? Mga tanong tungkol sa sakit na stroke, sasagutin ni Dr. E. Dito lang yan sa Healing Galing sa TV, Year 2. Si Nanay Nena Ramos po naman ay kolektor ng mga karamdaman. Sa mutsaring mga sakit, we solved it. Healing Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV 5. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Isang mahalagang paalala. Bumili lamang ng mga Healing Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Healing Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood sa Healing Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa TV 5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Healing Galing products. Tiyaking may tamang Healing Galing logo ang produktong inyong binibili upang makaiwas sa peke.